Hey everyone, what's up guys? And today, finally is here, Apple released the iOS 14. So if you are excited to learn more about iOS 14, and if you are an Apple user, iOS user, watch this video para malaman mo kung ano yung mga tricks na pwede mong gamitin at maging useful yung paggamit ng iOS 14 sa iPhone mo. So if you're excited, let's go and let's find out. Finally is here, iOS release, the iOS 14. So, para makapag-upgrade ka or ma-update mo yung mobile phone mo, all you need to do is to check here on the settings. Check the general. Click software update. And wait for the updates. And as you can see, I already updated this phone sa iOS 14.0. So, hindi na siya beta. So, fully updated na siya sa iOS 14. Makikita mo dyan yung update, then click install once na makita mo siya. Alright? So, as you can see, the version is iOS 14, iPhone 11 Pro Max. So, let's go. Let's find out ano yung mga features na bago dito sa iOS 14. First is the camera settings. So, check natin yung camera here. And as you can see, ayan, here the camera. As you can see, here on the camera is very, very useful. So, makikita mo dito, sa mga other iOS version is available to. And may mga konting changes lang silang binago dito. And para malaman mo yung mga changes na yon, all you have to do is to go to settings, go to camera, and camera. So as you can see, here is the camera settings. You can set for the record video up to 4K if you're using a iPhone 11 Pro or Pro Max. 4K record video. So as you can see, by default is 1080 by 30 FPS. Auto low light FPS. So you can turn on and turn off. And next is this mirror camera. Next is this mirror camera. Mirror camera, as you can see, once na naka-off to, alright, i-off natin siya. I-turn on natin first. Then, check the camera. Photo. Normal. Then, check natin yung kanyang mirror. Alright. So, check. As you can see, hindi siya naka-mirror. So, ang gagawin mo is to go to mirror front camera, leave it as turn off. Click here, turn off mo lang, and shoot another one. Okay? Sa next example, itong book para makita natin. Okay? So, let's see. Alright, so nakita mo is hindi mo na siya kailangang i-mirror pa. So, as is na siya. Okay, next is we'll find out about the brand new Safari. So if you're Chrome or Google Chrome lover, magugustuhan mo yung Safari browser ng iOS. This is a brand new Safari version. So all you have to do is to go to Safari, search Safari. All right, so as you can see, I have a tab, multiple tab. Yan. So, you can op, click here. And another one is the private, means you are browsing a incognito browser. So, means hindi masisave yung mga password, history ng browser mo. Okay, done. So, ang gusto kong ipakita sa iyo dito is this one. So, back to normal, jgregory.com. And we will go to a video. First is we go to slash videos, and as an example, I will click here. So it's a video article. Okay, so as you can see, mabilis siyang gamitin, and gamit ako ng 4G LTE. So, mabilis ang loading niya. And isa sa mga nagustuhan ko dito sa Safari version update na ginawa nila, once na kinilik mo itong video,
right? So magpe-play siya, 'di ba? And automatically once na in-off mo to, so pwede nating gawin ganyan. Pull siya. Next is here. And meron kang makikita dito na maliit na icon. As you can see, here is the icon. Ayun, yung maliit na yon. I-tap mo yan. One tap. Alright? And here we go. As you can see, nakakapag-browse ka ng article, makakapagbasa ka ng mga article, and naiiwan siya. Yan. So, ma-adjust mo rin siya into full version. So, ibig sabihin, mapapanood mo yung video article, kung anumang article yung binasa mo, mapapanood mo siya, and also mababasa mo rin yung content ng article na gusto mong panoorin. Okay? So, ma-adjust mo siya. So, kung gusto mong i-off, click here, then, oh, so regular na siya. Okay? I hope na very helpful ito sa iyo. And next one is the iMessage. iMessage is a brand new features din na nilaunch ni Apple. iOS. Here is the iMessage. Click here, iMessage. As you can see, meron kong makikita dito na image. So, ibig sabihin, nakapin siya. So, magagawa mo dito, pwede kang makapag-pin ng mga favorite message. For example, dito sa NTC, gagawin ko is, ayan, slide ko lang siya, then ikiklik ko itong pin. So, makikita mo na dyan. For example, itong smart pin. Alright, click. So, meaning, hindi mo na siya kailangan hanapin pa kung i-search pa para lang makapag text ka sa kanya. Yeah, kiklik mo lang yan, NTC. So, NTC, madalas naman nagbe-message yan. Ipin mo na. Yan, smart. So, yun yung pinaka-bagong update. Another one is this emoji. So, maraming mga emoji ka na pwedeng gawin. For example, itong emoji. Ayan, maraming mga emoji, image emoji. So, you can create your own emoji. And also, the other applications, links, pwede mong isend via iMessage. So, very helpful siya. Hindi lang siya ordinary message lang, medyo advanced iMessaging messaging app na rin siya. The next one is the home screen. As you can see, the home screen na ginagamit ko is very organized and simple. And makikita mo dito, meron ditong screen time. So, para manalalaman ko yung ilang minuto, ilang oras na ba ako gumagamit ng iPhone or ng mobile ko sa loob ng isang araw. And also, yung all of the history, matatrack mo rin dyan. And wala rin akong nilagay dito na makikita mo home screen. So, single home screen lang siya, as you can see. And ituturo ko sa iyo later on kung paano mag-a-add ng home screen. So, first is itong screen time. So, tatap ko lang to, edit home screen. So, pwede ko nang siyang i-remove or tanggalin. Ayan, pwede rin ako mag-add. Kung gusto ko nang mag-add dito ng additional widgets, I can click here, tap, click here. And pwede na ako mag-add. For example, I want to add a reminders, right? Or podcast, calendar. Click ko lang to and then add widget. As you can see, naka-add na siya. So, remove. Then, remove. And, all done. And before mo click itong done, para ma-add mo yung another home screen sa iPhone mo, may makikita ka na icon, ito, parang dalawang ito, i-tap mo lang yun one time. Once na-tap mo na siya, you can select yung mga naka-hide na additional page sa home screen mo. Like for example, gusto kong i-on to, leave it ko lang yung dalawa, then done. Alright, then click done. Makikita mo is naka-add na siya. So, kung babalik ako, itatap ko lang ulit yung home screen. Then, done. Hide, then click done. Click done. So, okay na siya. Hindi na siya magulo. And another one is this library, app library na nagustuhan ko. App library means by category na organized na ni iOS yung tinatawag ng mga apps na meron ka. For example, here on app library for travel, entertainment, others, shopping, food, creativity, application, right? And also utilities, shopping input, makikita mo rin dito sa bagong iOS app library features na ginawa ni iOS ni Apple. Okay? So next is this control center. Control center is, as you can see, almost the same with the previous iOS 13 and another iOS beta version ng iOS 14. So, same lang naman, walang masyadong pinagbago and
ma-adjust mo naman to kung gusto mong adjust sa under settings. And next thing is, this is my favorite features of iOS 14. And by the way, hindi lahat ng iOS 14 is supported. Ang pagkakaalam ko, iPhone 8 to iPhone 11 version. Okay? So, ito yung bagong features na. Ang tawag dito is backtap. So, as you can see, may nakita ka na nag-screenshot. So, tuturo ko sa'yo, wala akong pinindot kanina. So, all you need to do para makita mo yung settings ng backtap features ni iOS, all you need to do is to go to settings, go to accessibility here, and go to down below and click the touch and click backtap. So, as you can see, naka-turn on na siya. So, ngayon gawin natin is change natin yung settings ng backtap. Right? So, dito sa settings ko, ang settings ko is screenshot. So, let's try it. So, double tap ko siya. Double tap. 1, 2. Alright. So, as you can see, ito na yung screenshot na ang double tap. So, delete natin. Alright. For the triple tap, you can adjust a, for example, you want to unlock the screen or app switcher, spotlight. For example, lock screen, triple tap. Alright. So, automatically na lock na siya. So, on. Lock screen. 1, 2, 3. Alright. So, automatically, your iPhone will lock. Alright. So, this is the new features of iOS 14. So, yun yung maganda na. Next one is the phone call. So, phone call, ibig sabihin, once na may tumawag sa'yo, hindi na siya fully nag-pop up yung call. Ibig sabihin, hindi na buong screen yung natatakpan kapag merong tumawag. So, automatically, merong lang magpa-pop up na maliit dito sa top na to. So, hindi ko siya matry ngayon dahil I'm using a one phone. So, basta may tumawag, pag may tumawag sa'yo dito sa taas, is makikita mo yung icon doon na hindi na siya matatakpan. So, pwede mong sagutin yun directly habang ginagamit mo yung mga other applications sa iPhone mo. Okay, the last thing is the video wallpaper. Check natin yung mga additionals. So, under display and brightness, same pa rin, dark version, and build your wallpaper. Okay, this one, wallpaper, dark dim, choose wallpaper. Or as you can see here on live, yan, makikita mo dito, stills. So, marami silang nadagdag dito. Let's try this one. Alright. And set to a lock screen. Right. So, let's see. So, nice wallpaper screen. Alright, thank you for watching this video. iOS 14 is already released. If you have any questions, let me know on the comment below. And kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe para ma-notify ka sa mga upcoming videos na i-upload ko on my channel. See you next time and God bless. Bye!